pinakakad ko namin ngayon. Yes. Wala po kami plano. Kaya marunong dito. Kung saan datnan, saan makarating, game na. Ano tingin mo? Approve? Approve. Yeah. Yeah. Ano? Tara, kain. Pare. Ito na po, kumakain na po kami. Babayad na po kami. Sa school yung pinabila. Mali. Pili kayo. Kakain, iinom, mambabae. Iinom lang. Kita niyo, mababait mga kasama ko. Babae. Habang naka-on ang camera. Classmate mga kasama ko. Puro hawak cellphone. Kaya 15 minutes. Tigil na mag-cellphone ha. Para kwentuhan naman kami. Hindi na kami nag-uusap kanina ba. Puro cellphone na hawak namin. Pork. We want pork. Pork spirit. Pork comes down. Pork. Pig. Yung pork niya po, yan po din nila. Pork. P. Not B. P. A-B-C. Okay, everyone. It's time to learn the alphabet. Yay! E-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P. O-P. Yeah! Sa ano ah, sa mga bansang napuntahan mo, kasi ang dami mo nang napuntahan na countries. So far, sa Asia muna tayo, alin yung pinaka maganda para sa'yo na bansa na napuntahan mo? Sa akin, kung sa lahat ng countries kasi, wala akong masabing pare-parehong experience kahit same country. Kasi nagdidepende siya sino kasama mo, ano yung purpose mo pagpupunta sa lugar na yon. Kaya kung tatanungin mo ako ano yung pinaka-best para sa akin, honestly, wala akong masasagot ng pinaka-best. Pero pinaka-gusto ko at pinaka-mag-explode para sa akin ng mindset ko is Europe. Tapos kung country naman is UAE. Kasi nung napunta ako sa UAE, doon ko narinig na ang goal nila maging number one sa lahat. Ibig sabihin, lahat ng meron sa kada country na tourist attraction, dapat meron din si Dubai, si UAE. Ngayon, just imagine na sa kanila yung lupa, ginagawang dagat. Yung dagat, ginagawang lupa. Kaya nga meron silang Burj Al Arab na siya lang nag-iisang 8-star na hotel na sobra talagang ganda. Tapos ang hindi ko makalimutan na kwento sa UAE sa Dubai, yung Burj Khalifa, siya yung tallest building sa buong mundo. Ngayon, meron isang gustong kumalaban sa kanila na may isang country na nagpapatayo ngayon ng mas mataas pa sa Burj Khalifa. Kaya lang, hindi pa tapos to tinatayo. Ngayon, nagpapatayo na sila ulit ng mas mataas pa doon sa tataas sa kanila. Kaya doon ko na-realize na we have so many things na pwede pang i-achieve sa life. Kaya gustong-gusto ko pumunta lalo ng Dubai kasi doon ko nakaranas ng yung coffee nila, even yung mga cake na may gold. Doon din ako nakapunta sa gold souk. Ang gold souk nila is parang tiangge ng mga ginto. Eh sa atin, di ba, pag sinabing gold, may isang piraso ko lang na gold dito, parang ang yaman mo na. Isa kanila, pare. Ano tawag yan? Palengke ng ginto, yung napunta namin nila, Jackie. Kaya yun ang isang natutuwa ako ng sobra sa Dubai na doon papasok na napaka-importante ng travel. Sabi ko nga palagi, ang travel, siya ang magpapataas lalo ng pwede mong marating sa buhay, ng awareness mo. Kasi doon mo ma-realize na pwede naman pala to. Kasi pag hindi ka na-expose, yung paniniwala mo, akala mo, yun na lang yun eh. Pero pag na-expose ka sa maraming religion, na-expose ka sa maraming cultures, dun ka mas magiging open-minded na pwede pa pala akong magbago.
ito palang sitwasyon ko kung mahirap ako, pwede pa pala akong umaman. Ito palang sitwasyon ko kung mababatingin ko sa sarili ko, pwede pa pala ako magbago. In short, the moment nagkakaroon ka ng exploration sa life mo, dun ka na o-open up na pwede ka pang magbago. Yun ang importance ng traveling. Second, ang importance naman ng socials, katulad sa atin, napaka-importante na dapat ang kasama mo, naghihilahan kayo pataas. Na-i-inspire ka, na-motivate ka, yung mga taong nakapalibos ay nakakatulong. Kasi di ba, may attitude tayo na parang yung sino yung nakasanayan natin, dapat yun na yun. Di ba? Parang, ay, kawawa naman ako. Kasi, di ba, sa mga kasama natin minsan na, nung nag-networking, biglang nalulungkot kasi yung mga friends nila, hindi na nagsumali, iniiwan na sila, pinagtatawanan sila. But, kung titingnan mo siya in a positive aspect, ang ganda nun. Kasi nga, kaya sila nawawala. Kasi iba naman ang gusto nila sa gusto mo. At we will be always limited ang time natin. Hindi man natin, parang ito, Hong Kong trip natin, 100 tayo. Ako, ilan ang grupo kong kasama ngayon? Pero ilan lang kayong kasama ko? Kasi hindi ko rin naman kayang lahat kasama, lahat kausap. Kahit nga, kasama natin dito lahat yan kumain, uminom, hindi ko naman makakausap ng ganito. It will be very, very limited. Kaya nga, I'm very thankful sa vlog classmate. Kasi nagkakaroon ng glimpse yung iba ng ganito na parang kasama nila ako. Even, hindi. Kaya, yung circles, habang nababawasan ka ng circles mo, laging meron yan papalit. At ang sigurado ko, ang papalit niyan, it will always be better dun sa mga nawala. Kasi pare, kung better yung mga nawala, sana hindi sila mawawala eh. The point na nawala sila, kasi meron iba na darating na mas lalong igagagat. Kaya yun lang sa akin na pinaka-importante travel. Then after, yung susunod na is yung circles. Kasi siya talaga magpupush sa atin para ito na lang, kila dyan. Tatagal na namin. Ilang taon na ba tayo magkakaibigan? Ngayon, 2004. O 2004. 2004 pa kami. Tatagal na namin magkakaibigan eh. Kaya yung tatagal, they are meant na tumagal. Yung mawawala, they are meant na mawala. Huwag kayong masaktan, classmate, kasi that's life. Hindi naman lahat ng bunga ng puno nabubuhay. Hindi lahat ng itlog ng manok napipisa. Hindi lahat ng napisa lumalaki. Diba? And that's life. It's just normal. Ang importante ikaw, tinutuloy-tuloy mo pangarap mo. Ang importante ikaw, hindi nawawala tiwala sa sarili mo. At ang importante, gawin mo lang kung ano ang tingin mong deserve mo. Kasi lahat tayo, we have our own story. We have our own journey. Huwag na huwag mong gagayahin yung kwento ng ibang tao kasi you will never be happy. Focus ka sa sarili mong kwento kasi hindi ka pinanganak sa mundong to kung wala kang silbi. Pinanganak ka sa mundong to kasi meron kang sariling kwento na I'm sure magiging motivation yan ng mga iba't ibang tao. Kaya paano yan? Dito na muna kami, classmate. Bye-bye.